Great set up again in Francisco. Aganda ng palo na naman to ni Eya. Galanza fighting Francisco. Binasag ni Team Francisco yung block. Lamano, great serve again. Delario gets to him this time. Ang lusok na naman. Agira dito. Eya Laure. They go to the cell. Balikon almost. Francisco. Nakuha rin. That was a great floor defense shown by both squads. Yun ang mahirap sa volleyball eh. If nagsa lang sa isang anin dun sa loob. Oh! Oh, how about that response coming from Eya Laure? That was a beautiful, you know, answer. Ibigay na lang tuloy. Galanza, double attack, Laure! Here they come! Galanza once again going to Francisco, and Francisco will find the line. Gusto mo talaga maunahan yung mga middle blockers mo. And there again. Still ongoing ang ating rally. Laure galing na sa likod. Wow! That was a beautiful backline hit. What? Great floor defense, and Eya Laure! With a magic trick. Good serve. Yeah, another one. That's happening in Francisco. 4th set na tayo. There was no help from the on the block. Ito na makapalik. UST. Eh, no, magkatayago na sila dalawa. Sino center to? Saan lang to? Quick play, Francisco! Oh. Alessandrini. Pangulapnan. Laure! Our MVPs of the match. We have Tin Francisco and Eya Laure. Dito muna tayo kay Tin. 12 attacks, 2 aces. Tin, dun sa second set, ang laki nung sinubukan yung habulin. Being one of the leaders of this team, what do you tell your teammates or how do you help them keep the same determination and fight kahit ang laki nang hinahabol? Well, parang lagi namang sinasabi sa amin ni Coach, lagi niyang nire-remind sa amin na for every set, there's 25 points. And hanggat hindi ka nakakaabot sa 25, kaya mo talagang lumaban. Whether you're 10 points behind, 15 points behind, as long as yung kalaban nyo hindi pa umabot ng 25, kaya pa rin ipaglaban. Now, alam naman natin, exam week nyo ngayon sa UST. And kinakwento nyo nga, mga seniors, wala na kayong finals. But what advice do you give the youngsters when it comes to handling or balancing their studies and exam? Lalo na pinagdaanan nyo rin yan. Well, pumasok sila dito, first and foremost, student-athlete sila. And we're not gonna tell them na maglaro ka na lang, huwag ka na mag-aral. So, ang advice na binibigay namin sa kanila talaga is effective time management. Kung alam mong may game ka, and then exam week ka gaya ngayon, you have to make adjustments. You can't review overnight. And syempre, kung kailangang umabot sa take the exam early or another date, basta huwag natamaan yung game. Hanggat kayang gawa ng paraan, ginagawa nila. Dito naman tayo, Eya Laure, 13 attacks, 1 block, 1 ace. Eya, nung second set, down by as much as 8 points kayo, pinasok ka ni Coach Kung Fu. And pagpasok mo, iba yung mukha talaga na ipinakita mo. And what were you telling yourself pagpasok mo doon? Siyempre, lagi naman, once na pinasok ako ni Coach Kung Fu, laging iniisip ko kung ano yung kaya ko itulong sa team. So yun, ginawa ko lang yung sabi ni Coach na try ihabol, ganyan kung kaya, huwag agad i-give up yung set. Dito sa 4-0 yung standings ngayon, hindi ko mabilang ilang ba dito yung ikaw yung nag-MVP of the match or isa sa mga MVP of the match. Did you expect yourself to achieve whatever you're achieving right now or ipakita na ganito yung nilalaro mo given this big stage? Sa akin naman po, hindi. Hindi ko ina-expect na lagi ako yung mga MVP of the match. Parang sa akin lang, maglalaro lang muna ako. Hindi ko iisipin yung kung ano yung after, kung ano yung nilalaro ko ngayon. Sabi lang naman talaga ni Coach na gawin ko lang yung best ko every game. Huwag kang magbimintes na i-down yung sarili mo kasi ayun na yung confidence mo. We see that confidence definitely.